Narito po tayo ngayon sa Antipolo City at dito po tayo naka-assign ngayon sa lugar na ito ng Antipolo City dito po sa Church ng Our Lady of Voyage, Antipolo City. Ito po ang simbahan ng Antipolo. Ito po ang simbahan ng Antipolo City. Kaya sa unang punto, talagang ito pa yan, kaya naman yan, kaya manan lang yan, kapagyan lang yan, at kung ano pa man yan. Pangalawa. So nandito po tayo sa Antipolo City, mga kaibigan. Ang mga paraan ni Jesus sa mga bagay kahit hindi maliit. So, nasa Antipolo City po tayo. Kahit doon pa, na napatunayan na ngayong sinimulan doon ang punto ng Pinoy na kung saan ay kahit 25 po lang yun, kung pinag-ipon yun, maraming matulungan. In fact, maraming pong napaaral, maraming pong napatayo po ng proyekto, ang Caritas, at maraming pong natulungan ng mga komunidad dahil lang doon sa punto. Kaya nga, ginagawang posible ng ating Panginoong Yesus ang mga bagay na kahit maliit mangyayari. Pangalawa, wala nang nakakaalam kung ano ang mangyayari at kung ano ang kinararanasan dito kapag dinala natin ng isang tao kay Yesus. Kahit man yan, sa mga maliliit ito na bagay, po ang Antipolo City. Sa bata, lalo na dito po sa mga mahirap, sa lugar na ito natin ng sa Diyos, Antipolo maraming City. Maraming pasibilidad na mangyayari sa atin. Ang mahirap sa mundo ngayon, yung mga posibilidad na mangyayari sa mga anak natin, base lang sa dikta ng mundo na dapat ang mga anak mo marunong dito. Dapat ang mga anak mo nakapag-TikTok na, marunong sa Facebook, may Instagram account, may Twitter, at iba pa. Ito po ang Antipolo City, ang shrine ng Antipolo. Ang tawag po dito ay Antipolo Cathedral, dito po sa Antipolo City. Sa Kristan doon magkakapit. Pero ito, nai, na maging pari. Sabi ng nanay, huwag niya pari. Church of Antipolo, the first missionaries of Antipolo, were Franciscans. The Jesuit administered the church from 1591 to 1768, built by Reverend Juan de Salazar S.J. The church was ready for the Nuestra Señora de la Paz Y. Benbiahi in 1632. The church was greatly damaged during the Chinese uprising of 1639 and in the earthquakes of 1645, 1824, and in 1863 for three centuries. Now this church has been the object of the religious pilgrimage all over the Philippines. The famous historian P.P. Pedro Cherino, S.J., and Pedro Morelio Velarde, S.J., ministered in Antipolo City, 1937. Sa mga matutulungan natin, sa mga maliliit, sa mga walang boses, sa mga makusmangan, namin itulak natin sila kay Jesus. Mga kapatid, pagkasama si Jesus, kahit gaano kaliit ang tingin natin sa mga bagay sa ating sarili, magagawa ng Kristo sa ating buhay at sa mga magitan namin para sa iyo. Because God is a God of possibilities. At panghuli, maging instrumento tayo papasinan lang at hihintayin sa mga mamamuno sa atin. Pwede natin gawin ngayon, bawat isa, kasama ang Panginoon at ang ating mahal na ina. Amen.
sa himala ng pagpapakain ng gabing limang dipong tao, di ko nakikita sa ating ng ating Panginoon na nagbibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sumula po dito sa Antipolo Cathedral. Ito po ang inyong lingkod, Brother X America, reporting here in Channel of Blessing. May God bless you now and forever. Amen. Ito ang loob ng Antipolo City Cathedral. Napaganda na simbahan ng Antipolo City. Ito yung cathedral. Ay, opo.